2 years ago, nung nag-upload kami ng DIY kung paano magkabit ng mesh grill dito sa front bumper at sa likuran ng ating Suzuki Espresso, meron pa rin mga nagme-message na kung pwede, gumawa na lang ako at ibenta namin. Kaya, eto na mga bossing. Dahil meron na kaming maliit na store sa Lazada at Shopee, I think meron na kaming platform para makapagbenta ng ganitong produkto sa inyo. Actually, hesitant ako sa pagbenta ng ganitong produkto kasi ako mismo yung gumagawa ng mesh grill na to. Sinusukat ko actual dito sa ating Suzuki Espresso para masigurado kong fit na fit. Kayang-kaya naman talagang i-DIY yung paggawa ng ganito. Simple lang, kailangan nyo lang makuha yung eksaktong sukat para maganda tignan, especially sa front bumper ito ng ating sasakyan. Pero, sinasabi ko nga sa inyo, may mga nag-message sa amin na sana kung pwede gumawa na rin kami at ibenta namin. Kaya ito na, nakikinig naman kami sa mga request ninyo mga bossing. Uunahan ko na kayo na dahil ito ay ako mismo yung gumagawa. Kung o-order kayo sa aming Lazada at Shopee store, ilalagay ko na lang yung link sa description below at sa comment section. Ito ay pre-order. So, pag in-order nyo, siguro it would take few days bago ko ma-accomplish yung produkto bago ma-ship sa inyo. So, pre-order to mga bossing. Pakita ko sa inyo kung paano kinakabit yung mesh grill. Umpisahan natin dito sa likuran. Bali, tanggalin nyo muna yung plaka ninyo. At luwagan nyo yung tornilyo sa kaliwa at sa kanan. Huwag nyo nang tanggalin, luwagan nyo lang. Enough lang para maiangat natin itong plastic na pinagkakabitan ng license plate. At ito na yung ating mesh grill dito sa likuran. Bali, ang purpose nito sa likuran, design lang naman talaga. Kita nyo naman yung likuran, napaka plain lang. So, ikakabit lang natin to para magkaroon tayo ng konting accent dito sa likuran ng ating Suzuki Espresso. So, ito yung isang part ng mesh grill na ikakabit natin. So, meron na yan dito ang adhesive. Tanggalin nyo lang yung pulang cover na yan para dumikit. Ganyan siya. Iangat ninyo yung plastic na pinaglalagyan ng license plate. Ipasok ninyo. Ayan. Tapos, idikit ninyo yung adhesive tape. Ganyan siya. At saka ninyo higpitan gamit ang screwdriver para mag-lock siya at hindi matanggal. Siyempre, ganun din sa kabila. Ito yung isang part, pang right side. Meron ding double adhesive tape yan. Tatanggalin nyo muna yung pula. At same process lang, i-shoot natin. Ganyan. Sakto yan mga bossing. Tapos idikit ninyo yung adhesive tape at saka ninyo higpitan. Kapag naikabit nyo na at may nakita kayong mga gap diyan, i-push nyo lang yung rubber hanggang sa lumapat siya. Kumbaga, susundan niya yung kurbada o yung hulmahan ng ating pagkakabitan para maging perfect yung kanyang pagkakabit. Gaya ng ginagawa ko. Ayan, i-push nyo lang yung rubber. Ayan, fit na siya. Saktong-sakto na, mga bossing. Ito yung itsura kapag walang nakalagay na mesh grill. Ayan, plain na plain lang. Plain dito sa left, at plain din dito sa right. Ganito naman yung itsura kapag naikabit na natin yung mesh grill. O, diba? Nagkaroon na ng forma, nagkaroon siya ng accent sa likod. So, ayun yung mesh grill sa left, ito yung mesh grill sa right. Ang ganda ng kanilabasan, ayan. Fit na fit siya mga bossing. Kaya ako siya ginawang pre-order para hindi ko mamadaliin yung gagawin kong sukat. Dito naman tayo sa front bumper. Pasensya na, medyo madumi yung unit namin kasi kakatapos lang umulan. Paulan-ulan yung panahon ngayon mga bossing. Bali, sa unang video namin, kinalas pa namin yung bumper. That was 2 years ago. Since naisip ko na kaya nga kayo bibili, kaya nga kayo nagpapagawa, is ayaw nyo ng mahassle sa pag-DIY at pagbaklas ng kung ano-ano, nag-isip ako ng way kung saan hindi nyo na kailangan baklasin pa yung front bumper. At ipapakita ko sa inyo, gamit lang ang cable tie, may kakabit natin itong mesh grill dito sa front bumper. Mag-shoot lang tayo dito ng cable tie. Diyan, dito, dito, dito. Bali, apat na cable tie. Tapos dito, since wala yung butas,
kakailanganin natin maglagay ng maliit na butas para meron tayong pagkakabitan ng ating cable tie. Bali dito, maglalagay ako ng butas. Isa. Ang gamit kong pambutas dito sa plastic part na to is black screw lang mga bossing at saka screwdriver. Bali, bubutasin lang natin gamit ang black screw. Malambot lang yan. Maliit lang na butas. Enough lang para magkasya yung ating cable tie. Ganito yung magiging itsura mga bossing kapag nagawa na natin yung butas. So, ito na yung cable tie. I-shoot nyo. Dalawa lang. Tapos, dito naman sa kabila. Yan. Magkakabit tayo ng cable tie. Sa pagkabit ng cable tie, i-forma nyo lang muna yung mesh grill. Tandaan nyo yung butas kung saan dapat i-shoot yung cable tie. Kagaya ng ginagawa ko. Ayan. Tapos, huwag nyo munang hihigpitan mga bossing. Bali, ilock nyo lang ng kaunti. Ayan, ganyan. Pero huwag nyo munang hihigpitan. Tapos, ganun din yung gagawin natin sa kabila. Bali, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na cable tie yung gagamitin natin. Ngayon, pwede na natin i-secure yung mga cable tie. Hihigpitan na natin. Pero habang hinihigpitan natin to, i-make sure nyo na nakalapat yung ating mesh grill. Sakto ba? Sakto ba yung paglalagyan? Unahin nyo yung magkabilang dulo, gaya ng ginagawa ko. Tapos, pwede nyo nang higpitan yung mga natitira. Ayan, sa gitna. At yung sa kabila. Ganun lang kasimple mga bossing yung pagkabit ng ating mesh grill. Hindi nyo na kailangan baklasin pa yung front bumper. Itong sa gitna, lalagyan ko pa. Pero kahit wala na, okay naman, nakasecure na. Pero nilagyan ko na rin para mas lumapat. Didudukutin ko lang yan. Ganyan. Basically, ganito lang yung pagkabit ng ating mesh grill. Ikakabit nyo lang yung cable tie, susungkitin nyo lang. At hindi nyo na kailangan pang baklasin yung front bumper. Siyempre, after natin mahigpitan, gugupitin na natin yung excess ng cable tie. At para mas malinis, yung ulo ng cable tie, ipopush lang natin papasok sa loob. Gamit lang kayo ng flat screw. Ayan, ginupit ko yung excess. Tapos, ipush nyo lang yung ulo. Okay na mga bossing, na-secure na natin ang cable tie at naipasok na natin yung mga ulo sa loob para mas malinis tignan. At pag nilinis ninyo, hindi sasabit. Ayan na siya. Kapag meron kayong nakitang mga gap sa gilid, kagaya nung nasa likod, ipupush nyo lang yung rubber. Ayan, push nyo lang pagilid or pataas hanggang sa lumapat siya sa mismong bumper. Ayan, para saktong-sakto yung kabit. Na-adjust naman yung rubber na yan. Pasensya na, madumi pa talaga yung unit namin. Kakaulan lang kasi dito sa lugar namin eh. Ito na yung itsura kapag naikabit na natin yung mesh grill dito sa harapan. Yung sa likuran, nakita nyo na naman kanina. Ayan siya. Again, mga bossing, kung mag-order kayo sa amin, pre-order to, few days bago ko matapos yung product at bago ko ma-ship sa inyo. Yung Lazada at Shopee store namin, yung link nasa description at nasa comment section. Danzy Store yung pangalan ng aming store sa Lazada and Shopee. Complete set na rin yan mga bossing pag nag-order kayo. Meron ng cable tie at meron na rin adhesive tape. Ikakabit nyo na lang. Sundan nyo na lang yung instruction kung paano ko kinabit itong mesh grill dito sa aming Suzuki Espresso. At dito ko na tatapusin ang video na to. Maraming salamat sa panonood. At nga pala, bago ko tapusin yung video, paparating na yung mga new stocks natin. Marami kasi nabimessage kung kailan magkakaroon ng stock. Na sold out na kasi yung ating rain visor at deep dish. Bali, parating na yung mga new stocks. Probably 3rd or 4th week ng June, darating na yung bagong design ng ating deep dish. Ganyan, meron ng logo. Meron na rin tayong bagong stock ng rain visor. Magkakaroon din tayo ng steering wheel cover. Ayan. At sa mga nagre-request ng trunk tent, kagaya ng ginagamit namin pag nagka-car camping kami, magkakaroon na rin tayo ng stock. Sabay-sabay na darating yan. Pati yung side awning,
na fit para dito sa ating Suzuki Espresso at bagay din, pwede rin sa ibang unit, darating na rin. At hopefully madagdagan pa yung mga stocks at new accessories na magiging available sa aming Lazada at Shopee store. At finally, dito ko na talaga tatapusin ang video na to. Maraming maraming salamat sa panonood and see you on our next vlog.